Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch and welcome back again here on our channel. So mga nilalang for today's video is the part 4 of Bakery. So mga nilalang for today's video is the part 4 of Bakery. And before anything else, let's make a very quick shout out for those people that nag-comment from the last video we uploaded. Shout out to Bimbi San Luis, Noel Ortiz, Felipe Matugas Jr., Sunny Gonzalez, and Roy Mar. Maraming salamat po sa lahat ng supporters natin out there. Mga nilalang, sorry po ulit for the late uploaded of our part 4. So mga nilalang, hindi ko na po pahahabaan itong mahabang introduction natin. Kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa bakery, may lalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click that at dadalhin po kanya sa playlist natin kung saan naroon na lahat ng mga videos natin na may kinalaman sa bakery. Kung gusto mo marinig ang pangalan mo to the next video na ipapublish natin or for the part 5 of bakery, just comment down below your own opinion about this video after you watch this video. Mga nilalang, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyari sa channel na to. Samahan mo na rin yan ng pag-hit ng like button at pati na rin yung share button. And now let's watch the part 4 of Bakery. Huwag ka mag-skip ng ads! Bakery Part 4 Raven's POV. Pagbukas ko naman sa magiging locker ko ay natigilan ako saglit nang may makita akong nakalagay roon na isang tangkay ng bulaklak ng rose at isang note. At dahil doon ay automatic kong napangiti ako nang mabasa ko ang nakasulat sa note. "Good luck on your first day, my dear," sabi sa note. Habang nakasulat naman ang pangalan ni Stefano sa ilalim na bahagi ng kapirasong papel. Bilang tanda na sa kanya nga galing ang note na yon. Muli naman akong napahugot ng hininga at saka ako muling isinara ang locker ko. Pagkabasa ko pa lang sa note ni Stefano ay kumalma na agad ako at nawala ang kabang nararamdaman ko. Simpleng bagay lang ang ginawa nito ngunit kahit hindi ko naman aminin sa sarili ko ay kinikilig ako. Nang araw na yon ay halos hindi ko naramdaman ang paglipas ng oras dahil abala ako sa trabaho. Unang araw ko pa lang pero marami na akong natutuhang techniques na pwede kong gamitin sa pagpapalago ng sarili kong negosyo. Doon ko na-realize na hindi lang pala ako makakatulong sa mga bata, kundi magandang paraan din yon para mapaunlad ang Raven's Bakery and Cupcakes. Sa pagkakataong yon, ay kinakailangan daw namin mag-isip ng team para sa gagawing cake. Tatlong araw na lang kasi ay darating na ang unang batch o grupo ng mga bata na galing sa bahay ampunan. Ang sabi pa sa akin ng manager ay iyon daw ang pinakamalaking charity event na gaganapin ngayong taon sa hotel na yon. Kaya kinakailangan daw naming paghandaan ng mabuti. Lumipas ang mga oras sa unang araw ko sa hotel. Pagdating ng uwian, ay agad akong nagbihis. Sa totoo lang ay masaya na ako sa ginagawa kong pagbe-bake sa sarili kong bakery. Pero nang mga sandaling yon ay aaminin kong nakaramdam din ako ng kakaibang kasiyahan na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Siguro ay dahil na rin sa kaalaman na gagawin ko ang bagay na yon para kahit papaano ay makatulong sa mga batang nangangailangan. Paglabas ko sa locker room, ay nagulat ako nang makita ko si Stefano na mukhang kanina pa naghihintay sa paglabas ko. Hindi tulad noon na nakikita ko siya na nakasuot lang ng pants at simpleng damit lang.
Ngayon ay mukha itong kagalang-galang at lalong lumabas pa ang taglay nitong kagwapuhan at appeal. Nanlaki pa ang mga mata ko. Nang mula sa likuran nito ay inilabas niya ang isang palumpon ng red roses. Napahugot naman ako ng isang malalim na paghinga habang nakatingin sa akin, si Stefano. Napapitlag naman ako mula sa pagkakatahimik ko nang magsalita ito at iniabot sa akin ang mga bulaklak. For you, Raven, yung flower kanina sa locker mo, partial lang yon. Sabi nito sa akin, sabay ngiti. How was your day? Sumunod naman na tanong nito sa akin. I am good. Okay naman ang unang araw ko. Ikaw? Medyo nauutal-utal na sagot at balik na tanong ko rito. Nagkibit-balikat ito bago sumagot. Same as always, excited lang akong mag-uwian. Sagot nito sa akin. Kahit hindi nito sabihin ng diretso, alam ko ang ibig sabihin nito. Ano nga palang ginagawa mo dito? Muli kong tanong rito. Well, hindi ba dapat nating i-celebrate ang first day of work mo sa hotel? Let's have dinner, sabi nito sa akin. Saglit akong nag-isip. At habang nag-iisip, ay noon ko lang napansin na halos lahat ng empleyado na nasa loob at labas ng locker room ay nakatingin sa amin at nakikisyoso. Sino ba naman ang hindi makakatiis na pagtinginan kami? Presidente at owner ng hotel ang kausap ko. Kaya hindi rin nakapagtataka na makaramdam ako ng pagkailang. Siguradong pagkatapos ng tagpong yun ay palagi akong pag-uusapan ng mga empleyado sa hotel. At isa yun sa mga bagay na iniiwasan ko. Pero, Stefano, sabi ko na agad naputol dahil bigla ako nitong hinawakan ng mahigpit at lumakad palayo roon. Halos bawat empleyadong madaanan namin ay magalang na bumabati kay Stefano na siya namang sinasagot rin ito. At isa yon sa mga napansin ko kay Stefano. Palagi itong nakangiti sa sino mang tao. Maya-maya pa ay dinala ako nito sa tapat ng isang restaurant. Tandang-tanda ko ang restaurant na yon dahil kapag may mga special na occasion ay doon kami kumakain ni Tobias. Speaking of Tobias, hindi ko pa nakikita maski ang anino nito sa loob ng hotel at masaya ako sa kaisipang yon. Isa pa, patagal na rin naman akong walang balita sa kanya. Kaya hindi ko din sigurado kung sa hotel pa rin ba ito nagtatrabaho. Mas makabubuti siguro kung hindi ko na lang ito makikita sa buong panahon na nagtatrabaho ako sa hotel. Maya-maya pa ay naramdaman kong inakbayan ako ni Stefano. Hey, Raven, hindi bagay sa'yo ang maging mahiyain? Nakangiting biro nito sa akin. Siniko ko naman ito, sabay tanggal sa kamay niyang nakaakbay sa balikat ko. Sino naman ang may sabing nahihiya ako? Sabi ko rito at saka ako unang pumasok sa restaurant. Pagpasok ko sa loob ay walang masyadong nagbago roon. Mula nang huling kumain ako roon, ay marami pa rin ang tumatangkilik sa restaurant. Marami kasing strategy ang management ng restaurant kaya hindi nakapagtataka kung bakit dinarayo pa rin iyon
ng mga tao. Ilang segundo pa lang kaming nakaupo ni Stefano ay agad ko namang napansin ang lalaking naglalakad at palapit sa kinalalagyan namin. Uy pare, sino naman itong kasama mo ngayon? Sabi ng lalaki kay Stefano nang makalapit nga ito sa amin na sinabayan pa nito ng pagtapik sa balikat ni Stefano. Manahimik ka nga dyan at huwag kang magkakamali na magsabi ng kung ano-ano. Baka ma-misinterpret ni Raven ang mga sinasabi mo. Narinig kong sagot nito sa lalaki. Natatawang tumangot-angot lang ang lalaki sabay baling sa akin at saka nakipagkamay. Ako nga pala si Justin Santos. I have one thing to say. Maswerte sa iyo si Stefano. Sabi nito sa akin. Hindi ko naman naiwasang makaramdam ng pamumula ng mukha sa sinabi ng lalaking si Justin. Guwapo at malakas ang appeal ng lalaking si Justin. Enough, sabi naman ni Stefano at sa kapilit tinanggal ang kamay ni Justin sa kamay ko. Dalhan mo kami ng special nyo at huwag ka nang bumalik rito, sabi pa nito. Ngumiti naman si Justin sa akin bago ito umalis sa table namin. Siya ang owner ng restaurant na to. At pwede ba huwag kang titingin sa kanya? Baka magselos ako. Seryosong wika ni Stefano na siyang ikinailing ko naman. Makalipas ang ilang minuto, nagsisimula na kaming kumain nang magsalita ulit si Stefano. May naisip ka na bang team para sa gaganaping event 3 days from now? Tanong nito sa akin. Actually, may naisip na akong team. Ang kailangan ko na lang ay ipa-approve yon sa operation manager ng department namin. I'm sure na magugustuhan yon ng mga batang magtutungo sa event. Sagot ko naman rito na halatang excited din sa boses ko. Huwag kang mag-atubiling magsabi sa akin kung may mga kailangan ka pa. I will do it for you. Sabi naman nito sa akin. Napailing naman ako. No, Stefano, it's okay. I can do it my own. Pakiramdam ko kasi ay isa itong misyon na dapat kong tapusin. This is the first time na nakaramdam ako ng ganitong excitement. Sagot ko naman sa kanya. Dahil naman sa naging sagot ko, ay tila automatikong napangiti si Stefano. I'm glad na yan ang nararamdaman mo. And take note, kanina pa tawag ng tawag si Lola sa akin. She's always checking kung okay ka lang ba ngayon sa hotel. Mukhang gustong-gusto ka niya. Balita ni Stefano. Namit ko ang lola mo sa isang pasyalan na malapit sa subdivision namin. Nakita ko siyang nakikipag-usap sa mga bata. Mabait ang lola mo, Stefano. At masasabi kong napakaswerte mo sa kanya. So, you should treasure her na dapat naalagaan mo siya. Sabi at bilin ko sa kanya. No need to remind me of that, Raven. And yes, Lola Mallory is a treasure. Alam mo ba, kung kaya lang niyang alagaan ang lahat ng mga bata sa lahat ng ampunan ay ginawa na niya at pinatira na niya sa hotel. Natatawang sabi ni Stefano na ikinatawa ko rin. Sa isip-isip ko naman, sigurado din akong kung kaya nga lang gawin yon ni Lola Mallory, ay gagawin nga nito ang bagay na yon. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Stefano. Alam mo, lalo kang nagiging gwapo kapag ngumingiti ka. Dapat palagi mo akong iningitian ng ganyan. Sabi nito sa akin. Nakaramdam naman ako
ng pamumula ng pisngi ko dahil sa sinabi nito. Naalala mo ba yung unang beses tayong nagkita? Tanong nito sa akin. Oo, ikaw yung Superman sa supermarket. Lahat ng taong nakikita mo ay tinutulungan mo. Sagot ko naman sa kanya. Natawa naman si Stefano. No, it was more than 1 year ago. Nakita din kita dito sa restaurant na to. Sabi naman nito na ipinagtaka ko. More than 1 year ago? Dito sa restaurant? Nagtataka kong sagot rito sa patanong na paraan. Oh, dito sa restaurant na to ang unang beses na nakita kita. Hindi mo ba naaalala, my dear? Sabi at muling tanong nito sa akin. Eh, hindi ko talaga matandaan. Anong nangyari nung nakita mo ako at paano mo ako nakilala? Tanong ko rito habang umiiling ako. Kahit anong pilit kong alalahanin ang mga pangyayari kung nagkita na nga ba kami ni Stefano 1 year ago ay hindi ko talaga maalala. Tanging supermarket lang ang lugar na natatandaan ko kung saan ko unang nakita si Stefano. Ngumiti naman ng maluwang si Stefano at saka muling nagsalita. Sige, sasabihin ko sa iyo pero sa isang kondisyon. Wika nito. Anong kondisyon? Tanong ko sa kanya habang nakakunot ang noo ko. Call me my dear too. Nakakalokong sagot nito sa akin. No, at bakit ko naman gagawin yun? Matigas na tanggi ko rito. Fine, hindi ko rin sasabihin sa iyo kung paano tayo unang nagkita. Sabi naman ito sa akin. Napahugot naman ako ng hininga. Gusto ko talagang malaman kung paano kami unang nagkita ni Stefano. Malay ko ba kung inuuto lang ako nito? O baka may nagawa akong kalokohan at nakakahiyang bagay? Kaya naman pikit mata kong kinain ang pride ko. Okay, fine. Gagawin ko na. Sabi ko. Iling nito na halatang naghihintay sa iba pang sasabihin ko. My dear, maikling sabi ko naman na sinabayan ko ng pagsimangot na ikinatawa naman ito. Dapat hindi nakasimangot. Wika nito. My dear, mariing sabi ko naman. Umiling-iling naman si Stefano. Gusto ko yung sweet ang pagkakasabi mo at nakangiti ka. Hirit pa nito. Stefano, pinanlakihan ko naman ito ng mata para sawayin ito na ikinahalakhak nito ng malakas. I'm just kidding. Kaya naman napakaseryoso mo. Tumatawa pa rin sabi nito. Nang ma-realize ko ang bagay na yon, ay bahagyang natawa rin ako. Nakalimutan ko yatang maloko nga pala si Stefano. Nakita nga kita dito mismo sa restaurant na to. Sa pagkakatanda ko, that was more than a year ago. At base sa itsura mo that night, parang malaki ang posibilidad na heartbroken ka nun. Sabi nito sa akin. Sa sinabi ni Stefano, ay bigla akong natigilan. Maraming beses akong nagtutungo sa restaurant na yon. Pero may isang gabi na halos tunggain ko ang lahat ng alak na nakikita ko. At si Tobias nga ang dahilan ng bagay na yon. Kaunti lang ang natatandaan ko ng gabing yon dahil sa kalasingan. At isa na nga sa mga natatandaan ko noon ay ang pagbabasag ko ng mga plato. Hindi ko alam, pero siguro nga nagwala ako ng gabing yon dahil sa epekto na rin ng alak sa katawan ko. Don't tell me na nagwala ako dito sa restaurant. Sabi ko rito
Sa mga sandaling yon, habang ako ay kabado, si Stefan naman ay tatawa-tawa lang. Yes, nagbasag ka nga. Pero hindi naman ang mga gamit dito sa restaurant. Well, sabihin na din nating nanggulo ka sa isang wedding proposal, pero napigilan naman agad kita. And that was the first time I saw you, dear. Paliwanag nito habang ngumingiti ng matamis sa akin. So sorry, hindi ko alam ang ginagawa ko ng gabing yun dahil na rin sa kalasingan. Sagot ko rito. Lahat tayo ay may iba't ibang paraan para mailabas ang lahat ng nararamdaman natin. Remember, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may rason. At yon ay para lalo tayong maging matatag. It's a good thing na mas okay ka na ngayon kaysa noong una kitang nakita. Sabi nito sa akin. Dahil naman sa sinabi ni Stefano ay natahimik ako. Tama siya. At naisip kong mas okay na nga ngayon kaysa dati. Hindi na ako ang dating Raven na palaging hinahabol si Tobias. Hindi na ako yung dating Raven na walang ibang gustong makasama kundi si Tobias. Mahigit isang taon na rin ang lumipas at masasabi ko sa sarili ko na nakapag-move on na ako. Ang tanging kailangan ko na lang talagang gawin ay pagpatuloy ang buhay ko at maging ang mga pangarap ko. Nang gabing yon ay masayang natapos ang dinner namin ni Stefano at masasabi kong nag-enjoy ang ako ng husto sa ginawa ni Stefano. Napansin ko din sa sarili ko na ibang-iba na ang pakikitungo ko ngayon kay Stefano. Nabuwag na ang isang malaking pader na itinayo ko na nagsisilbing harang sa pagitan naming dalawa. Kasalukuyan kaming nasa kotse ni Stefano at ihahatid nga ako nito pauwi sa amin. Pasimple kong sinulyapan ang hawak kong cupcake. Bandang hapon ng araw na yon at halos wala na akong magawa kaya naman naisipan kong gawa ng strawberry cupcake si Stefano. Naalala ko kasi ang araw nang magpunta si Stefano sa bakery ko at hindi ko ito pinagbentahan ng cupcakes na gusto nito dahil nga sa inis pa ko sa kanya noon. Kaya naman, para makabawi, ay pinag-bake ko nga ito ngayon. Sus Raven, kunwari ka pa eh. Halos maghapon na nga laman ang isip mo si Stefano. Sabi ng isang bahagi ng isipan ko. Well, oo, inaamin ko na. Kahit na busy ako ng araw na yon, ay hindi nawala sa isip ko si Stefano. At saka isa pa, gusto ko ding magpasalamat dahil sa pagtulong nito sa mga batang nangangailangan. Ang kailangan ko lang gawin ay ibigay sa kanya ang ginawa kong cupcakes. Pero ewan ko ba sa sarili ko at hindi ko magawang maibigay yon kay Stefano. Maya-maya pa, we're here, biglang sabi nito sa akin. Sa sobrang pag-iisip ko kung paano ko ibibigay rito ang mga cupcake ay hindi ko namalayan na nasa tapat na pala kami ng bahay. Hinawakan ko naman ng mahigpit ang box na naglalaman ng mga cupcakes sa baybalin kay Stefano. Thank you sa dinner at sa paghatid. Wika ako rito. Wala nga naman Raven. Sagot nito sa akin. Pagkarinig ko ng sagot nito ay dali-dali akong bumaba ng kotse. Paglabas ko ng kotse ay isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko. Next time ko na lamang siguro ibibigay ang mga cupcake. Kapag may sapat
na lakas ng loob na ako. Ang hinama naman, Raven, na iinis na sabi ko sa sarili ko. Bakit nga ba kasi hindi ko magawang ibigay ang mga cupcake kay Stefano? Samantalang kapag sinusungitan ko ito ay todo bigay pa ako sa pagsusungit ko. Pahakbang na ako patungo sa gate namin nang maramdaman kong may kumuha ng box ng mga cupcake sa kamay ko. Huli na, nang ma-realize kong hawak na pala ni Stefano ang box ng cupcakes. Is this mine? Sabi nito sabay binasa niya ang note na nakalagay doon. No! Sigaw ko. Nilapitan ko ito at pilit na kinukuha ang box sa kamay niya. Hindi sa'yo yan! Dagdag ko pang sabi. Tanong hindi sa akin. Nakita ko kaya ang pangalan ko dito. Siguro naman ako lang ang Stefano na kilala mo, di ba? Wika nito habang nakangiti. At dahil nahuli na nga ako nito, hindi ko na pinilit na kunin ang box sa kamay nito. Oo na, sa'yo talaga yan. Ginawa ko yan kanina. Bored kasi ako. Pagrarason ko naman, sinungaling, sabi naman ang isang bahagi ng isipan ko. Talaga? Wow! Sana araw-araw kang bored para palagi akong may cupcakes mula sa'yo. Tuwang-tuwa na itong sabi. Napangiti na rin ako sa mga oras na yun. Sure, araw-araw kitang igagawa kahit hindi ako bored. Sagot ko naman rito. Wow, thank you. Wika naman ito sabay halik sa pisngi ko na siyang ikinagulat ko. Sa pagdikit ng mga labi nito sa pisngi ko ay para akong nakuryente na hindi ko malaman. Welcome, nauutal kong sabi. At habang sinasabi ko yun ay dumistansya ako ng bahagya mula rito. Oh, siya, sige na. Papasok na ako sa loob ha. Paalam ko kay Stefano. Bago naman tuluyang sumakay ng kotse si Stefano, ay masaya pang kumaway ito sa akin at muli pang nagpasalamat. Napahugot naman ako ng hininga habang tinitingnan ko ang papalayo na sasakyan nito. At habang tinitingnan ko nga ang papalayo na sasakyan ni Stefano, ay na-realize kong nagugustuhan ko na nga si Stefano. Nang mas ma-realize ko pa ang bagay na yon, ay nakaramdam ako bigla ng takot. Natatakot ako na masaktan ulit. Pero kapag naman nakikita ko ang masasayang ngiti at kislap sa mga mata ni Stefano, pakiramdam ko lahat ng takot ko ay nawawala agad. Abala ako sa paggawa ng sample para sa presentation ko bukas. Ipapakita ko na kasi ang naisip kong theme para sa unang linggo ng event namin. Pinag-isipan ko na ng husto ang bagay na yon, kaya naman sigurado akong papasa yon sa panlasa ng mga organizer ng event pati na kay Lola Mallory at syempre kay Stefano na rin. Ang naisip ko kasing theme ay yung makaka-inspire sa mga bata na dapat ay mangarap ang mga ito at huwag sukuan ang gustong maging profesyon pagdating ng araw. Kaya naman, naisip kong gumawa ng cupcakes na may design at larawan ng bawat profesyon tulad ng doktor, teacher, nurse, attorney, engineer, architect, at iba pa. Gusto kong buhayin ang pangarap ng bawat bata sa pamamagitan ng cupcakes na nagawa ko. Nasisiguro kong matutuwa ang mga organizer na sa naisip ko. Hindi pa man nangyayari pero excited at natutuwa na ako.
lalo na kapag ini-imagine ko ang magiging reaksyon ng mga bata. Habang abala ko sa kusina, ay napalingon naman ako nang biglang bumukas ang pinto at mula sa pintuan yon ay bumungad ang isang taong gusto kong makita habang nabubuhay pa ako. Si Tobias. Sa umpisa ay nagulat ako. Pero habang tinitingnan ko ang mukha nito ay hindi ko maiwasang mapakunot ang noko. Mahigit isang taon din na hindi ko nakita ang lalaking ito, ngunit masasabi kong malaki ang pinagbago nito. Bukod sa payat ito ngayon, kapansin-pansin na hindi rin maaliwalas ang itsura nito. Halatang problemado ang itsura. Sa ilang araw na pagkatrabaho ko sa hotel ay hindi ko pa nakikita o nakasalubong man lang ang lalaking ito. Ang buong akala ko nga ay wala na ito sa hotel na yon. Maya-maya pa ay agad ako nagsalita. Unauthorized personnel are not allowed here. Sabi ko rito. Gusto kong iparamdam rito na wala itong dapat sa lugar na yon. At bakit hindi? Isa ako sa mga managers rito. Kaya may karapatan akong pumasok kahit saan mang sulok ng hotel na to. Mayabang nasabi nito na siya namang ikinatawa ko sa sarkastikong paraan. Kung ganon, manager na pala ito. Well, hindi ko na rin ikinagulat yon dahil mukhang gagawin nito ang lahat, makuha lang ang gusto o pangarap nito. Tulad na nga lang ng posisyon niya sa trabaho. Ano bang ginagawa mo rito, Tobias? Hindi mo ba nakikita na nagtatrabaho ako? Kaya umalis ka na. Sabi ko, sabay baling ulit sa ginagawa ko. Ngunit imbis na umalis ito gaya ng pagtataboy ko sa kanya, ay mas lumapit pa nga ito sa akin. So tama pala ang nababalitaan ko. Dito ka ulit sa hotel nagtatrabaho. Bakit, Raven? Ginagawa mo ba ito para makipagbalikan sa akin? Sabi nito sa akin na siyang automatikong nagpainit sa buong mukha ko. Ang lakas naman ng loob nito para sabihin niya sa akin ang salitang yon. Ako, bumalik sa hotel para lang makipagbalikan sa kanya. Yun ang huling bagay na kahit kailan ay hindi ko na naisip ang gawin. Ni hindi ko nga na ma-imagine na magkakasama pa kami nito. Yun pa kayang makipagbalikan sa kanya? Pwede ba, Tobias, umalis ka na sa harapan ko hanggat nakikita pa kita sa mga mata ko bilang tao? Sabi ko rito habang mahigpit kong hawak-hawak ng spatula. Ngunit hindi pa rin ito nagpatinag sa sinabi ko at nagpatuloy pa ito sa pagsasalita niya. So, kung hindi dahil sa akin, bakit ka nandito? Ano naman ang dahilan mo? Dahil ba may relasyon kayo ng owner ng hotel na to? Tanong nito sa akin na sinundan niya ng nakakainsultong pagtawa. Akala ko naman pagkatapos natin maghiwalay ay magiging matalino ka na, Raven. Pero sa nakikita ko sa'yo ngayon, mukhang hindi pa pala. Akala mo ba sa seryosohin ka ni Stefano? Ang lalaking yon na pinaglalaroan lang ang mga taong gusto niyang paglaruan. Kaya hindi nakapagtataka na nakuha kanyang paikutin sa mga palad niya. Kauhawang Raven. Alam mo, habang maaga pa, umalis ka na dito. Save yourself at huwag ka nang magpapakita pa dito. Naintindihan mo ba ako? Sabi nito sa akin. Ang sinabi nito, Bias, ay parang isang apoy na siyang nagbigay sa akin ng dahilan para sumabog ako sa inis. Hindi ko napigilan ang sarili ko. At buong inis na ibinuhos kay Tobias ang harina na nasa harapan ko.
At dahil hindi pa ako nakontento sa ginawa ko, ibinuhos ko din sa mukha nito ang isang pitsel ng tubig. Alam kong bilang isang trabahador ng hotel na yon ay hindi ako dapat mag-aksaya ng mga sangkap. Pero tao lang din ako at may limitasyon ng pasensya. Sumusobra na si Tobias. Ang tigas rin naman talaga ng pagmumukha mo para sabihin sa akin ang bagay na yan, no, Tobias? Kung makapagsalita ka, parang ang linis-linis mo. From the start ay nanggamit ka na ng tao para lang sa sarili mong kapakanan. Ginamit mo ako para lang makaraos ka sa buhay mo. At nang makahanap ka ng bago at higit pa sa tulad ko, at saka mo ako itinapon na parang isang basahan. Kaya wag na wag mong itutulad si Stefano sa isang kagaya mo. Malaki ang pagkakaiba nyo, Tobias. Kaya Tobias, kung ako sa'yo, huwag kang magmalinis. Pagkasabi ko noon, ay padabog akong umalis sa harapan ni Tobias. Ngunit bago pa ako tuluyang makalayo, ay naramdaman ko ang mahigpit na pagkapahawak nito sa braso ko. I'm warning you, Raven. Ngayon pa lang ay umalis ka na dito at layuan mo ang Stefano na yon. Dahil kung hindi mo gagawin ang bagay na yon, hindi mo magugustuhan ang gagawin ni Gavin. He willing to do anything para lang makuha si Stefano. At wala siyang pakialam kung may maapakan o may masaktan man siyang tao. Sabi nito sa akin. Habang sinasabi yun sa akin ni Tobias ay napapailing na lamang ako. Kilala ko ang Gavin na tinutukoy nito. Yun lang naman ang lalaking pinagpalit nito sa akin noong kaming dalawa pa nitong si Tobias. Pero wala na akong pakialam sa mga ito. Itutuloy.